Alas 11 na ng gabi. Di pa makatulog si Julie. Maaga pa naman ang pasok niya bukas at di na siya pwedeng malate sa kanyang pinapasukang trabaho. Ginawa niya para makatulog ay nagsulat na lang siya ng mga kung ano-anong quotes sa kanyang notebook. Makalipas ng isang oras ay inantok na din siya. At dali-dali siya kaagad humiga sa kanyang kama para matulog. Nang makahiga na siya ay di siya mapalagay dahil parang may naririnig siyang humihinga. Makalipas ng ilang saglit, may narinig siyang gumagalaw sa bintana at inaninag niya lang ito mula sa kanyang hinihigaan. Dahil sa patay ang ilaw, di niya ito gaanong makita, pero mukhang may nakasilip sa bintana. Pero di niya ito masyadong nakikita. Natakot na si Julie at ipinikit na lang ang mga mata. Sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata at sinilip ang bintana. Pero andun pa rin yung nakikita niyang parang nakasilip. Makalipas ang ilang minuto, di pa rin nakakatulog si Julie nang bigla na lang may kumalabog. Napadilat bigla si Julie at halos mahimatay sa nakita. Dahil sa pagdilat niya ay may meron na palang nakatapat sa kanyang mukha. Isang babaeng mahabang buhok na nanlalaki ang mga mata at nakangiting abot hanggang tenga. Gumagalaw-galaw ang ulo nito at nakatitig lang kay Julie. Hindi na makagalaw si Julie sa sobrang takot. Naparalisa na ang buong katawan niya sa gulat. Titig na titig ang mga mata nito sa mga mata ni Julie at palapit ng palapit ang mukha niya sa mukha ni Julie habang umaalog-alog ang ulo nito. Palapit ng palapit habang nanlalaki ang mga matang habang nakangiting abot hanggang tenga ang babae. Dahan-dahang lumalapit at bigla na lang huminto na halos magkadikit na ang mga ilong nila ni Julie. Hindi na makagalaw si Julie dahil titig na titig talaga ang mga mata nito sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagtataka ang mga kasama ni Julie sa trabaho kung bakit hindi na ito pumapasok. Dahil hindi naman ito nagpaalam na absent, sinubukan ni Hazel, kasamahan at kaibigan ni Julie sa trabaho, na tawagan at i-text si Julie. Pero walang sumasagot. Kaya napagdesisyonan niya na puntahan na lang ito. Siya nga po pala, kung bago ka pa lang sa channel na ito, pwedeng paki-subscribe na rin at paki-pindot na rin ang like, share, ganun din ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang video. Maraming salamat. Nang nasa bahay na ni Julie, kinatok ni Hazel ang pinto pero walang sumasagot. Habang kumakatok, napansin niyang bukas pala ang pinto. Kaya pumasok na lang siya. Tinatawag niya ang pangalan ni Julie pero mukhang walang tao sa bahay. Nang papaakyat na sana sa hagdan papuntang kwarto, naaninag niya na parang may tumatakbong paakyat na mabilis sa taas. Tinawag niya ang pangalan ni Julie na pag-akala na siya ito. Dali-daling umakyat si Hazel sa taas at pinuntahan ang kwarto ni Julie. Kinatok niya ang kwarto pero walang sumasagot. Bukas ang pinto kaya pumasok na lang siya. Tinawag niya ang pangalan ulit ni Julie nang makapasok sa kwarto. Laking gulat at napasigaw siya sa nakita. Nakita niya si Julie na nakahiga sa kama at walang mga mata, na parang dinukot ito ng kung sino at nakangiti abot hanggang tenga. Tumawag kaagad ng pulis at ambulansya si Hazel. Pero patay na si Julie ilang araw nang nakakalipas ayon sa mga pulis. Di pa rin malaman ng mga pulis kung anong ikinamatay ni Julie at kung bakit dinukot
ang mga mata nito. Babala, huwag didilat basta-basta kung may kumakalabog habang nakapikit ang mga mata. Lalo na kung ikaw ay nag-iisa, baka makita mo din siya. Okay, kung may opinion po kayo, please comment down below sa ating maikling kwento. Mega love shoutout po sa inyo sa lahat ng patuloy na tumatangkilik sa channel na ito. At hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat pong muli. Hanggang sa muli.